Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang opinyon ni Magsayo at ang galit ni Casimero. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So nakausap nga po ni Eli Secback ng ES News ang ating pambato na si WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo sa event ng WBC na ginanap 2 araw pa lang ang nakakalipas. Dito ay natanong si Magsayo kung ano ang dapat nating asahan sa kanyang kauna-unahang title defense kontra kay undefeated former world champion Ray Vargas na gaganapin sa July 9. Ayon kay Magnifico ay isang magaling na fighter si Vargas. Subalit umaasa umano siya na lalaban si Vargas ng sabayan. Kumbaga mga idol ay yung isang brawl fight kung tawagin. Dagdag pa nito na champion si Vargas sa 122-pound super bantamweight division. Pero siya naman daw ang kampyon sa 126-pound featherweight division. Kaya naman dedepensahan niya daw talaga ang kanyang titulo. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay mahigit 2 taon din na pinanghawakan ni Vargas ang WBC super bantamweight title. Undefeated pa din ito hanggang ngayon at may kartadang 35 wins with 22 knockouts at walang talo. Sadyang natanggalan lang talaga siya ng titulo nang dahil sa pagiging hindi aktibo ng halos 2 taon gawa ng kanyang tinamong injury. Kaya naman kahit wala na itong hawak na titulo ngayon, ay kampyon pa din talaga ang tingin sa kanya ng karamihan. Samantala, natanong din po si Magsayo ng ES News kung sino sa palagay niya ang number 1 pound for pound king ng boxing ngayon. At dito po ay sumagot si Magnifico na para sa kanya ay si Unified Bantamweight World Champion Japanese Monster na Oya Inoue ang pound for pound king. Who's your pound for pound king? For me, Inoue. Inoue pound for pound? So wag po sana natin i-bash si Magsayo nang dahil sa kanyang sagot dahil wala naman masama dito. Sariling opinion niya lang naman ito. Bukod dyan ay kahit sino naman ata sa atin ay pwede talagang i-consider si Inoue bilang number 1 ngayon sa boxing. Nang dahil sa kanyang second round knockout win kontra sa ating pambato na sinunito Donaire Jr. Masyado po kasing mataas ang level at tingin ng mga boxing fans kay Donaire dahil sa legendary career nito. Kaya naman ang matalo ito ni Inoue via second round knockout ay talagang magpapataas ng kanyang posisyon sa listahan ng pinakamagagaling ngayon sa boxing. Tandaan po natin na si Donaire ay dating Fighter of the Year, kung sa basketball ay MVP ang award na ito. Idagdag mo pa ang pagiging 4 division world champion nito at pagiging kampyon sa loob ng 3 magkakaibang dekada. Tanging si Donaire, Holyfield, Hopkins, Mayweather, Pacquiao at Eric Morales lamang ang nagawang maging kampyon sa 3 magkakaibang dekada sa kasaysayan ng boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila sumabog nga po sa galit ang angas ng Pinas dyan Riel Casimero. Ito ay dahil sa kanyang latest post sa kanyang official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy, ay sinabi nito na may mga tao umano ngayon na kumikita ng dahil sa paninira sa kanya. Ang mga pinapakain daw nito sa mga pamilya nito ay galing sa paninira sa kanya. Banat ni Casimero na pagbabayaran daw ng mga ito lahat ng paninirang ginawa sa kanya sa oras na siya ay magsampa ng kaso. So sana nga po ay matapos na ang gulo sa pagitan ng kampo ni Casimero at sa kanyang mga nakakaaway. Dahil hiling nating lahat na makapag-focus na ulit sa pagboboxing si Casimero. Lahat tayo ay sabik nang makita ulit ang angas ng Pinas na muling sumabak sa ibabaw ng lona. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba.